Magandang hapon po. Nabulabog ng pagsabog ng granada ang isang lugar sa Mandaluyong City. Siyam ang sugatan, ang nahulikam na pagsabog sa pagtuto ni Nico Wahe. Walang kamalay-malay ang mga residenteng ito ng Barangay Addition Hills, Mandaluyong City, na isang pasabog ang bubungad sa kanila pasado alas 10 ng umaga kahapon. Napatakbo ang mga lalaking nakatambay sa bilyaran. Ayon sa ilang residente, granada ang sumabog. Nag-iwan pa ito ng malaking uka sa kalsada kung saan ito sumabog. Isa si Jeffrey sa nakakita sa granada na nasa tapat ng tindahan niya sumabog. Lalaro ako ng cellphone. Tapos yung nakarinig ko na may bumagsak, napalingon ako. Paglingon ko, napamuran ako kasi granada eh. Pag sabi kong granada, sumabog na. Bigla talaga, segundo lang. Hindi natamaan si Jeffrey ng shrapnel, pero nabutas ang kanyang TV matapos matamaan. Pero si Maria Castillo nagtamo ng mga sugat sa dalawang binti at bandang tenga. Parang hugis kakao, kulay brown. Nung nakita ko, akala ko, di ko kasi alam, akala ko laruan po. Di naman ano ko alam na pumuputok pala yun. Ito masyado ito, ito ang may bumaaw na bakal. Ito siya ang inoopera. Halos mabutas din ang takip ng kaserola niya. Si Mang Boy nakatambay lang noon sa tapat ng kanyang barbershop ilang metro mula sa pinagsabugan. Nagtamo siya ng sugat sa tagiliran. Nagpapasalamat naman ang may-ari ng bilyara na si Joven na walang napahamak sa kanyang pamilya. Lalo ang kanyang anak na akala niya ay naglalaro sa kanilang hagdan na tapat mismo kung saan sumabog ang granada. Dali-dali ako pababa. Alam ko talaga nandito yung anak ko eh. Buti nga tinawag sa ng mama niya umakyat para dalan ako ng tubig. Siya mang nasugatan sa pagsabog. Walo ang nakalabas na ng ospital habang ang isa ay patuloy pang inoobserbahan. Ayon sa Eastern Police District, may persons of interest na sila. We have already POIs. Nag-record tayo ng 5 but dahan-dahan naman ito i-eliminate. Tinuturing daw nila itong isolated case. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, Nakatutok, 24 Horas.